Hi buddies, good evening to everyone. I'm Isay Gabasa and you're watching The Homebody TV. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, paki-like na lang po ang lahat ng videos na makikita nyo dyan. At paki-hit na rin po yung notification bell para lagi kayong nare-remind para kapag meron tayong bagong na upload na video. Okay? Ngayon po ay tatalakayin po natin yung in connection to dun sa may connection din po to sa may part 1 ng video ko last year pa. Ngayon ko lang siya nagawa ng video. Napakita ko sa inyo yung mga natahiin na yung natahiin ko na at kung anong style siya. Kasi yung iba po dun guys yung iba po dun body ay napadala ko na dun sa seller ko. At papakita ko rin po sa inyo yung ngayon nakabili na ako ng actually pangatlong bili ko na po ito ng tela, pangatlong batch na sa GMA Cavite kung saan na-discover ko yung mga kinikilog. For me, affordable naman po siya yung price niya, medyo konting-konti lang yung lamang niya dun sa presyo ng divisoria. Okay. At kasi ako kasi mas prefer kong mamili dun sa malapit sa lugar ko. At ayoko nang pumunta sa Palaran pa sa Manila, divisoria dahil lalo na po ngayon pandemic. Siksika ng mga tao. Alam naman natin pag pumunta sa divisoria, diba, siksika ng mga tao. So, para makaiwas na rin sa sakit, kaya mas prefer ko po na doon na lang po sa GMA Cavite, bumili or kung saan man. So, yun po yung ina-encourage ko po sa inyo, sa mga mananahi dyan, sa mga aspiring na mananahi, sa mga matika ng mga mananahi. Doon na lang po kayo bumili sa malapit sa lugar ninyo. At ipapakita ko po sa inyo rin yung mga tela na napamili ko at kakat ko po siya ngayong gabi. Time check 10 p.m. na po. At andito po yun yung mga tela na ikakat ko. At ang target ko ay by next week ay deliver na doon sa seller ko dahil matagal na na po itong hinihintay. At thankful po ako sa kanya dahil marami po nagre-request ng terno na pantulog, pajama, yung cotton spandex. So, most of sa mga pinumili ko, majority nun ay cotton spandex gaya po ito. Sample. Ito po siya. Cotton spandex. Malambot po. Napaka-lambot po niya sa katawan. So, ito po yung talagang hinahanap po base dun sa aking reseller. And then nga pala guys, meron din silang bagong branch yung Lucky A Textile TV. Hopefully magawan ko po ng video at ituturo ko po sa inyo kung paano kung papunta dun sa bagong branch nila. Mas malapit po siya kumpara dun sa unang branch na napuntahan ko. Mas malapit ito dun sa terminal na. So, ako po ay from GMA. Ako po ay from General Trias Cavite. Malapit po ako dito sa EPSA, Cavite Economic Zone. So, mga 2 hours pa yung traveling time, yung biyahe ko. Ako po ay two rides yung ginagawa kong pagbiyahe. Pero for me, mas okay na yung ganun biyahe kumpara sa magtapa ko ng Divisoria ng Manila. No? So, medyo okay na po ako sa ganun setup sa biyahe ko. Papakita ko po sa inyo sa susunod kong video kung saan nakalocate yung kanilang pangalawang branch. At yun po ay mas malaki, mas makakagalaw po
po yung mas maraming marami po kayong pamimilian na tela kumpara po dun sa nauna nilang brush. And then ito pala, that is, pakita ko po sa inyo yung mga tela na ikakat ko pa so far. Ito po yung neoprene dark blue, navy blue. Ito po yung natira dun sa first patch na binili kong tela. Ito yung chalice. And then, kung ano yung nagawa kong nakat kong design style dito, papakita ko po sa inyo. And then bumili ako guys ng bumili ako bodies ng dry fit na tela. Ayan, ito po yun. So mayroong ganitong color. Mayroon pong ganito, Adidas, black, light blue and white. And then nagustuhan ko rin yung Adidas na para mag-medyo purple na siya color. Black, purple, white. Pwede po yan sa mga dry, sa mga shorts, couple shorts. Usually ito yung ginagawa yung merong, yung uso ngayon yung merong lining sa baba na black and white. Jersey short, mga lalaki, couple short. Ito yung mga ginagawa nila. Meron din po ako na nabili na Canadian cotton sa bedsheet. Ayan. Kasi may nag-order po ng ganito. May nag-request po ng ganito sa seller ko. Ayan. Ito po yun. So, tatlong iba-ibang color na Canadian cotton po yung kinuha ko. And then, may mga ikakat pa po tayong cotton spandex guys. So, ito po siya. Ayan po, medyo makapal pa yung mga ikakat natin. Ito po yung may mga natira sa BTS, yung usong-uso ngayon, BTS, para sa mga bata. Terno, pajama, ayan, mayroong floral, butterfly, ayan po yung mga natira. And then, yung mga nakat ko bodies, eto na po siya yung iba. Ayan. Ayan po. Ayan yung iba. Medyo madami-dami rin. Hindi rin po kasi ganun kadali mag-cut. Talo na nag-iisa lang ako. Tapos yung pang-cut ko is gunting. Ayan. Ito po. Pang-cut ko. Lang po yung ginagamit ko bodies. So, before yung pinakagusto yung pang-cut ay eto yung Unibest na gunting color pink. Pinili ko siya sa iMart. Yan, mura lang po to pero napakatalim po nito guys. Tsaka matulis. Gustong gusto ko siyang ikat sa fabric. And then, sumunod, nagkaroon po ako ng ganito. Sa tulong po ng aking kaibigan na slash owner ng yun po ay nagpabili lang po ako sa yun nga po sa Divisoria po siya nakabili po nun. Hindi ko nasasabihin kung magkano niya, magkano ko nabili sa kanya. At, sila po yung may-ari. Doon ko rin po nabili yung eto po, yung Juki single needle ko guys. Ito po ay Recon. Ayan. So, meron din po tayo gagamitin po natin sa panahi ay ang ating overlock. Si Roba. Last year ko po sila nabili, 2019 December. Nauna ko nabili po yung single high speed nung August 2019.
po itong suruba. November to December, I think. Hindi po ako nagkakamali. And then, kasi medyo nababagalan po ako sa aking pagdadahi. Kaya bumili po ako ng parang yun sa mga dulo. Ito po yung kailangan ko daw po ito, yung piping. Ang tatak po niya ay, ang brand po niya ay Kansai. Kita niyo po ba na gadis? Ayan siya. Susunod na video po natin. Sa susunod na video, ipapala rin po ay i-prepare ko po kayo. Ipapalag ko po yung tindahan nila kung saan makakabili po kayo ng napaka-affordable po na high-speed makina na magamit po niyo po dahil. At sana mapaunlakan po nila kayo. Mapaunlakan po nila ako. One day. And then, ano pa ba? Yung mga pattern ko guys, ako lang po yung gumagawa ng pattern ko. Pakita ko po sa inyo. Meron po ako mga per adult and toddlers kids. Isang beginner pa na. So, meron na po akong mga napat na pattern for toddlers and kids na nakaseparate siya. Kids siya sa L-type holder. Then, meron akong nakat din na for adult. Kunti pa lang siya kakapal. Kasi, kunti pa lang naman po yung aking na... For me, basic pa lang yung aking natututunan. Design ng mga damit na nagawa ko dun sa unang batch. Ito po siya guys. So guys, ito yung sa batch 1 yung tela ng Chinese na ginawa ko. So, nilagay ko sa Chinese na tela na ginawa ko. Natahi ko. Pakita ko sa inyo. Ito ano yung mga itsura nyo. Ito po yung sample. Yan natin. So, isa-isahin po natin yan. Yan, buddy. Ito yung nasa included sa batch 1 ng tela na binili ko. This is for 3 to 4 years old. Ang part nito ay pajama. So, marami yung nagawa ko ganito at nadala ko na siya sa seller ko. Feedback ng mga customer, okay na lang, maganda naman daw yung tela. Kaya lang kulang yung nagawa ko nito. So, kumukuha ko, umorder pa ulit yung seller ko ng mga bagayan nito. Okay, next.
sa akin ito. BT21 or BTS. Ganito yung color niya. This is for 5 to 6 years old. Or 4 to 6 years old. Pwede rin hanggang 7, depende sa bata. Kasi may mga bata naman na payatin. So, ang partner niya sa pajama, yan, ganyan po siya. Ganyan po siya, bodies. Ayan. Okay. Next one. Ito. BT21 yellow. This is for 10 to 12 years old. Ang partner niya ay short. Yung short na to ay mayroong pocket, side pocket, dalawa. Ayan. So, medyo hinabaan ko yung dito. Hindi naman masyadong TikTok shorts para din sa mga conservative na girls. Ang nag-order dito sa akin is yung pinsan ko din. So, yung tatlong design yung kinuha niya. Red and light blue. And blue. So, isi-ship ko na po ito via LBC. And then, next one is ito yung napili niyang design. Tatlo yung in order niya na pare-parehong size. This is for 12 to 14 years old. So, depende pa rin sa mga teenager. 12 to 14 years old. Ang partner po nito, guys, ay short din. Ayan. Ito kasi nyo. Meron din siyang side pocket dito. Dalawa. Ayan. Tatlo siya. And then, next one. Ay, ito na yung pang-adult. Yung adult. Siguro pwede ito pang 15 to 18 years old. Depende dun sa magsusuot. Kung payatin or medyo slim. Kunti pwede na ito. And then, yung partner niya is TikTok short. TikTok short. Yan na may pocket dito. Yan, ganito yung pocket niya. TikTok short nga pala. Body yung nagturo sa akin ng pattern nito ay si Sir Robert. Sir Robert Kalubiran. Shout out sa iyo, sir. Hi! Sana one of these days ma-feature ko po yung store ninyo. Yan. Siya po yung may-ari ng high speed na pinagbilan ko. Yung makina na ginagamit ko ngayon. So, hi sir! Ito na po yung tinuro niyo sa akin na TikTok shirt. So, na-i-apply ko na po siya. Maraming salamat po. And then, next one nga pala. Ayun, meron po nagpagawa sa akin ng ganitong style na dress. Ayan, hindi naman siya kahabaan. Ayan siya. So, hanggang dito siya. Hanggang lagpas tuhod siya. Sleeveless siya. Ang nagpagawa nito ay ang aking kapitbahay. Napaka isa sa kilala dito sa aming subdivision. At nagpagawa siya ng tatlong ganito, tapos mga iba't ibang klaseng size ng pajama for pajama party ng kanyang bunso na si Miyuji. At mag-celebrate ng birthday niya yung Feb 27. So, advance happy birthday Miyuji! Yan, yung pinsan ko nagpagawa ulit ng nagpagawa din ng dress. Ang gusto niya yung merong parang may belt dito. May belt. Tapos may cinturon. So, ganito siya, guys. Susuot ko pa ba? Gusto mong pinsan ko may slit dito. Sa magkabilang side. Nilagyan ko siya ng slit sa magkabilang side. And then, meron siyang ribbon na ganito. Ayan. Medyo loose lang yung pang taas niya. This is good for small to medium.
Yung pwede magsuot nito. Pero stretchable siya eh. Yan. Tapos dalawa. Dalawa yung tela na pili niya. Yan. Ito naman yung color niya. Pink. Sa nauna kong binili guys ay may nabili akong dry fit na short at ginawa ko siyang short couple short and men's short parang ganito. Ito kasi second batch na to. Itong tela na to pinabili ko kay doon sa friend ko / owner ng mga makina. Nilibenta sila ng ano na kay si Boss Gabby. Boss Gabby Kalubiran, kung nanonood ka man, shout out sa iyo, boss. So, ayan, ito na yung pinabili kong tela sa iyo. Ayan, nagawa ko na siyang wala sure kung okay sa panlasa. Sa panlasa niya kasi sila mga expert sila sa paggawa ng mga jersey short. Ayan, mga jersey mga goods. Talaga sila, yun ang expertise nila. Ayan, yung family nila. Ayan. Yung pattern nito, ng TikTok short at saka ng itong jersey short ay tinuro po sa akin ni Sir Robert, yung father ni Gabby. Ayan. So, yun. Thank you. Thank you, Sir Robert. Ayan. Meron pang isang ito yung tela na to. Ayan, ganito siya. Pwede siyang pang maternity kasi sobrang stretchable nung tela niya. Pwede siyang pang maternity dress yung mga buntis na gusto magsuot na fitted. At gusto nila yung medyo nakashape pa rin yung body nila. At naiinitan, lalo na ngayon malapit na mag-summer. So ito, perfect top for you guys, and sa mga hindi naman na bunti, sa mga slim din, pwede rin to. Ayan o. May maliit na slit sa ganito. Alam, sorry. Yun na siya. Hindi ko na siya ipifit. Baka makita yung alindog natin. Okay. Yung tela niya, ito, ayan, yes, yung tela niya. And then, sa likod, ito, style ng tela niya. Ayan. Yung tela nito, ay galing sa mga company sa EPSA. Ginagawa nilang, yung finished product na ginagawa nila ay ni-export nila. Ito yung mga sumobrang tela na ibinibenta nila per kilo. Ayan. So, iba yung pinagbilan ko ng tela nito dun sa pinagbilan ko ng tela sa GMA Cavite, yung kagaya ng mga ganito. Okay? Ayan, guys. Ayan, buddies. So, nakita nyo na yung mga pinagagawa ko sa mga telang nabili ko ng batch 1. So, yun. Ganun yung mga nagawa ko. And then, more on cycling shorts and TikTok shorts. Shorts, yun. Sa mga gustong magtanong kung magkano yung presyo ko, please comment down below and re-replyan ko na lang po kayo. At, mura ko lang po yung binibigay sa seller ko. Presyo wholesale, pero medyo mas mababa pa ako dun. So, yun, sa mga interesado po mag-reseller, please comment down below. Contactin nyo lang po ako. Huwag po kayong mahihiya at re-replyan ko po kayo. Okay, buddy. So, that's it for now. Dahil marami pa po akong ikakat na tela. So, ito po, hindi po siya basta-basta
madali, hindi po siya basta-basta ikakat. At medyo mahirap po siyang ikat kasi ang lambot ng tela, laan na lambot. Ito pa po yung mga tela na ikakat ko. So, that's it for now, buddies. So, I hope na gustuhan niyo po yung video ko. At sa uulitin po, buddies, good night and God bless everyone.